Ayoko ang araw na Lunes. Mami, gagawa po tayo ng cake, candy at mga biskuit. Oo, oh, anak, kasama ang daddy. Sige po. Finish it, Mom! Anong ginagawa niyo dyan? Oras na lang inyong pagkanta. Na naman ba? Magsulat ka ng pangungumpisal mo, ha? At dalhin sa akin bukas. Nasaktan ka ba, Mary? Pasensya na po. Napakasilbang bata naman yan. Oo naman, iha. Emily, bakit ka ba lumabas? Baka mamaya mawala ka pa niyan. Sandali lang, nasa mama metali ko. Pumasok na tayo dun sa loob, Emily. Kumuha tayo ng may merienda. って聞かれたら、私は真っ先にこの日曜日の礼拝だって答えるでしょう。Kung tatanungin ako kung anong pinakaayaw ko, ang isasagot ko lang ay ang pagsisimba ko palagi tuwing Linggo. Pero para maiwasan hindi pagkakaintindihan, sasabihin ko sa'yo, isa akong totoong Kristiyano. At gusto ko ang pastor namin na nagbibigay sa amin ng liwanag na parang isang anghel. At gusto ko rin ang mga merienda namin tuwing matapos ang service. At ginagalang ko rin yung mga mababait na matanda sa charity na nagbibigay ng pagkain, lalo na si Miss Lipet. Kawawa ka naman. Naubusan ka ng pagkain. Oh, gusto mo ba ng panyong ito? Ibibigay ko sa'yo. Salamat po. Ayoko naman itong panyo niya. Kapag nakikita kong masayang-masaya ang mukha nila, pakiramdam ko para kaming mga tuta na sunod-sunuran na lang sa mga pinagagawa nila sa aming lahat. Emily, tignan mo nga yung bibig mo. Maraming salamat po sa panyo nyo. Malaking tulong po talaga ito. Madami pa ang
kasalanan dyan. Ngayon, siguro naintindihan mo na kung bakit ayokong magsisimba tuwing linggo. Dahil ganun naman ang palagi nangyayari sa amin. Tapos na! Judy, pinatatawag ka ngayon din ni Miss Lipet. Ano? Bukas ko pa dapat ibigay to pangungumpisal. May pagagawa na naman siya sa akin. Siguro tungkol yun sa pagbisita dito ng committee. May bisita sila? Teka, say this, sandali lang! Oh! Ngayon ko lang naisip na mali pala ako nang sinabi sa'yo. Ang pagsiba pala ay pangalawa lang sa mga ayaw ko. Lunes talaga pala ang pinakaayaw ko sa lahat ng mga araw na isang linggo. Kasi parang binabagyong biglaan ang lugar na ito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. Nakita niyo na? Dahil oras na rin ang pagtulog niyo, iiksian ko na lang sasabihin ko sa inyo. Alam niyo, bukas ay bibisita dito sa atin ang committee. Pagkatapos ng pagbisita, magkakaroon ng pagpupulong tungkol sa isang paksa. Naku, si Emily yata yun. Tungkol po ba saan yun? Emily ga sabishigatte masu. Judy, watashi wa minna ni taisetsu na ohanashi o shiterun desu yo. Desu kara gidai wo. Sasabihin ko na. Ang paksa bukas ay kung bibigyan kayo ng kanya-kanyang trabaho. Pwede na po ba kami magtrabaho? Bukod pa dyan, alam niyo ba na isa sa inyo ay pipiliin para magkaroon ng scholarship para sa high school? Maswerte yung mapipili. Yay! High school! High school! Kung ganun, makakalis na ako dito! Judy! High school! Judy! Ikaw ang mapipili nila. Kaya lamang kita pinatawag ay para sabihin sa iyo na ayoko nang magkakaroon ng kaguluhan bukas. Maliwanag? Naiintindihan mo ba? Importante ang araw bukas, Judy. At kapag gumawa ka ng kaguluhan, sinasabi ko sa iyo. Naiintindihan ko po. Gagawin ko ang lahat. Kailangan ko puntahan si Emily. Sandali lang! Judy! Hindi mo na kailangan pag-igihan ang gagawin mo bukas. Pero pipilitin ko pa rin. Malay nyo, baka akong mapili na bigyan ng scholarship! Yahoo! Umaga na! Magandang umaga! Gumising na kayong lahat! Tayo na, Pete! Emily, gising na! Sige na! Ang ganda-ganda ng umaga! Tayo na kayo dyan! Judy Abbott! Bakit po? Dapat ka munang kumatok sa pinto bago ka pumasok. May problema ka bang bata ka? Wala po. Magandang umaga po, Miss Lipet. Dala ko na po ngayon. Yung pangungumpisay ko, pwede ko na po bang linisin ang kwarto? Espesyal ang araw na ito, kaya ako na ang maglilinis nito. Miss Lipet, bakit dyan niya lang po nilalagyan? Judy! Ano ka ba? Pasensya na po! Judy! Judy! Ang tropical atmosphere depression na nangyayari tuwing umaga ay kadalasan dulot ng tensyon, pasensya at trabaho. Hindi ko naman pwedeng baguhin yan pero... nagiging asul din ang ulap pagkatas dumaan ng bagyo. Dum-dum high school! High school! Dum-dum-dum high school! Ano ba itong dumin na sa bintana? Papunta ngayon ang mga tao galing sa committee? Tingnan mo, gusto mo ba ako mapahiya ngayong araw na to? Ah, patawarin niyo po ako, Miss Lipet! At unti-unti nang lumalakas ang bagyo! Judy! Naku! Ayan na yung bagyo!
sa takpanan na maitim na ulap ang John Greer Home. Diyan lang kayo, hindi ako mawawala! Anong itsura niya? Isang bruha. Pasensya na po. Buburahin ko na po itong lahat. Sino ba yung ginuhit mo? Noon ding hapong yun, sa wakas, dumating na rin ang malakas na bagyong hinihintay ko. Maligayang pagdating sa John Greer Home. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa amin dito. Mga kaibigan, dito lang po tayong lahat. Ang John Greer Home na ito ay itinatag ng mga Amerikano para sa hangaring mapangalagaan ang kalusugan ng mga taong nangangailangan. Talaga, nakakatuwa naman yan. Maligayang pagdating po! Magustuhan niyo po sana dito? Oo naman, huwag ka mag-alala. Maraming salamat kung ganon. Miss Lipet, handa na po ang tsaa. Masarap to habang mainit pa. Sige, salamat. Makinig kayong lahat sa akin sasabihin. Maya-maya ay magtsatsaan na sila. Gusto kong pagsilbihan nyo sila na mabuti. Lalo ka na, Judy. Opo. Ayoko ng kahit anong aksidente mangyari. Nakakaintindihan ba tayo? Tandaan nyo, ito ay para sa high school scholarship na ipamimigay nila. Naintindihan mo, Sadie? Pagbubutihin ko po ang pagsisilbi sa kanila. Pagbubutihin ko rin po! Ganun din po ako. Judy, kahit ano pang sabihin ng lahat sa'yo, galingan mo lang ang pagsisilbi, ha? Oo naman, salamat po, Miss Estelle. Magandang hapon po. Maraming salamat. Maraming salamat, iho. Salamat. Ilang taong ka na ba? 13 po. Sa aking palagay, ang importante sa mga bata ay ang regulasyon at ang kagandahang asal. Tama po kayo, Sir Silas. Magandang hapon po. Pasensya na. Tungkol sa kagandahang asal, baka matulungan tayo ni Sir Silas tungkol dyan. Oo, bakit naman hindi? Isa akong koronel ng US Army at magaling ako dyan. Pagbubutihin ko na ngayon. Tawarin niyo po ako! Pasensya na po kayo. Kukuha ko na lang po kayo ng bagong tasa para sa tsaa. Judy, sinabi ko sa iyo na ayoko na ng aksidente, kaya mag-ingat ka na. Opo. Huh? Judy, ano ba nakakatawa? Ano ka ba? Tumigil ka nga dyan! Si Sir Silas po, may balbas! Ano ba to? Sama ang damit ko, ang sama-sama ng ugali mo, bata ka! Pasensya na, sumama na lang po kayo sa akin. Meron po kaming damit para sa inyo. Ang mga kasama, humihingi po ako ng pamanhin. Judy Abbott! Ano po yun, Miss Lipet?
Judy, alam mo naman, kung anong gusto kong sabihin, pumunta ka na sa iyong kwarto. Opo, Miss Lipet. Anong klase ba lugar ito? Oh, pasensya na po kayong lahat. Walang paggalang ang mga bata at masama ang gali ng lahat ng mga tao dito. Mabuti ba siguro yung malista ako? Sir Silas, sandali lang po. Halika na! Lang ka. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Okay na. Judy! Pumasok ka na. Gusto niyo po akong makausap? Baka umiyak na naman po si Emily. Kapag umalis ka ngayon dito, Judy, baka pagsisihan mo lang ito habang buhay. Pinatawag kita dahil sa iyong sinulat na pangungumpisal. Ang pangungumpisal na ito ay nagdedesisyon sa iyo ng buhay mo. Bakit po? Magiging isang katulong po ba ako? O kaya naman ay tagaluto? Ay, nakakabigla nga ito para sa akin at kinakabahan na rin ako. Pero Miss Judy, ikaw ang napili nila. Sobrang nakakapagtaka. Napili po saan? Ang sabi ko, ikaw ang napili nilang bigyan ng scholarship sa high school. Naiintindihan mo ba? Yung chairman ng committee ay nahuli ng pagdating dito at binasa ito. Siguro ay mahilig talaga siya dito at saka humanga siya sa iyo ng gusto. Talagang ikaw ang napili nila. Kung ganun, ako ang mag-aaral ng high school! Saan po ako mag-aaral? Pupunta na po ba ako? Huminahon ka nga muna, pwede ba? Natutuwa po ako sa nangyari! Aalis na po ako dito! Aalis na po siya? Tama ka! Judy, makinig ka sa akin. Nagbigay siya sa iyo ng kondisyon. Magpapasalamat po ako! Sandali, magpapasalamat po ako! Sino siya? Sino kaya siya? Sino kaya siya? Sandali lang po! Sino po kayo? Anong pangalan nyo? Kayo po bang nagbigay sa akin ng scholarship sa high school?